Magiging ano nito, John? Paano yung yero niyan? Pa ganun. Okay lang. Makakababa ng kaunti. Ano kaya makipag-usap sa ongoyers? Uy, mga ka-farmer, yan. Isang panibagong araw na naman ng matinding trabaho. Ayan. Kalapati natin, oh. Ano bang ano natin? Yung project natin sa manok, mga ka-farmer, yan ang pupuntahan natin ngayon. At andyan si Jun Jones, so si Dexter wang wala. Naninikip daw ang dibdib. Yun ang sabi ni Ashley, nakita daw niya. No? So ayan, nandun na si Nel Nel sa taas. Sabi ko nga maganda sana pag kumpleto na yung tropa doon na magluluto. Parang ano na, parang picnic style na, para maiba naman. Kaya lang hindi ko pa po naayos yung lutuan. Malay natin soon, ano. Tapos ayan, mag lilitsyon na ano po tayo. Anong ba tawag dito? Magpapalitsyon kasi magkano kami, magpictorial kami. Gawa na, magpapagawa ako ng tarpaulin dito sa taas. Maglalagay tayo ng Sunto Open na lechon dine-in. Siyempre may mga picture yan ng lechon, etc. Tapos ayan, magkakainan din po kami. Ay, may unggoy palang naligaw dito, mga ka-farmer. Ayan, oh. Ayaw nang umalis. Inihayaan mo lang ako, baka kung kanino yan na, kasi marami pong unggoy dyan, may mga nanghuhuli din. So inano namin sa vet, nagtanong kami, sabi niya ang ano naman diyan, hayaan niyo, wag niyo lang ikulong, kung mapapakain niyo, hayaan niyo na lang, bigyan niyo ng pagkain. Maganda rin naman kasi marami namang puno. So dito lang siya, parang parang doggy. Ayan, oh. Sabi ko nga wag aasarin, wag tatakutin, hayaan lang, wag nang hulihin. Mga bata pa eh. Na ano nga namin ng gatas? Gatas pa ni Niyong ginagamit. Bibili ko na lang ng Bear Brand. So ayan, oh. Ang tawag dito. So yun nga po, magkakaroon tayo ng kaunting pictorial. Tapos ilalatag ko na rin yung ano, anong mga gimmick namin for promotion na din, ano. So ayan po. Sasampulan. Kailangan ng malakas kumain. Siyempre si Dexter po ang ilalagay natin. Kasi meron tayong gimmick na ipopropose kay Bebe. Pero ano na naman sa kanya, tawag dito, naka-approve naman na. So maganda yan. Kasi additional content din. Tapos yun nga po, magkakaroon kami ng eating challenge. So bahala na kung sino po ang gustong sumali. Parang kung ilang kanin, and then sabihin mo ng 1/4 lechon kung kakayanin, ano. Yun, pag naubos mo yun, may price ka. Pero kung hindi naubos yung price na yun, mag idadagdag yun sa next, ano, hanggang sa maipon na maipon yung ano, jackpot. Pero syempre eating challenge, hindi po madali, no. So pero hindi naman po imposible, di ba? So ganun lang naman. Ayun po ang ano natin diyan. So tapos may t-shirt na premyo, sabi ko kay Bebe, pagka nanalo, winner of ganito, a farmer's eating challenge. Lechon ganyan, bla bla bla. So maganda po. Sana mag-materialize at doon na rin naman tayo papunta. Kaya lang medyo unti-unti lang kasi ngayon po maghuhukay din ng pang-toilet. Sa labas, makapagawa ako para at least presentable naman, ano. Tapos titingnan ko kung ano ang kalaban lang natin dito, paano kaya natin makokontrol yung sabagay, everywhere may langaw-langaw naman eh. Hindi naman po ganun karami, kaya lang talagang medyo hindi maiwasan. So tingnan na lang natin kung paano makokontrol. Yun ang isa sa mga tinitingnan ko. Kasi meron pong malapit na poultry dito. Hindi naman na yan, wala na po yan. Meron dito kasi ang langaw kaya mag-travel within 5 kilometers. So ang suspecha ko meron pong
poultry malapit, banda dito sa may lagpas dyan. Kasi yan, mga masukal na yung lugar na yan doon sa likod ng bundok eh. Oh, kasi minsan may time po na talagang medyo, sabi ko, ano to, galing na naman tong poultry ah. Alam na alam mo eh, kasi syempre experience po namin. So, sabi ko, saan kaya na naman yon. Anyways, ganun talaga ang buhay. We have to deal with it. Ayan, mga farmer. Gawin na lang natin kung anong pwedeng adjustment. Oh, ayan. Tingnan natin yung ating chicken housing, mga ka-farmer. Ating mga kalapati, oh. Wow. Nagliliparan na. Yan naman, dito pa lang, kahit hindi mo na isali, mga ka-farmer, tanggal na ang stress mo, eh. Oh, di ba? Ang ganda pa ng location natin dahil walang makakatabing magdadakma ng ibon. Napaka, ano po, safe na safe po yung ating mga ibon dito. Ayan, oh. Parang naging ano sila nung humina nung mga hindi gaanong nakakaronda. Iba talaga yung na-exercise sila, no? Yung naandun sila, hindi yan na eh. Pa one eye cold lang. Dalawang capsule, okay na. So at least ngayon, nakabukas na po palagi. Hopefully ay gumanda na ang kanilang mga health. Ayan, mga ka-farmer. So, sabi ko kay Nikki, magdilig na muna pala ng mga halaman, yung kahit papano yung papaya dito, madiligan. Then yung mga kalamansi doon, tapos yung suha, kailangan ka ako diligan ng marami. Silipin na natin tong project ba? Lumalaki ng kambing ni Rambo ah. Kaldereta na. Yun oh. Mga scrap pa rin ang gamit. Hindi pa ako nag-order ng mga ano kasi ayan pa rin ang gagamitin. Scrappies lang. Magiging ano nito, John? Paano yung yero niyan? Pa ganun. Okay lang. Makakababa ng kaunti. Importante, meron silang tataguan pagka tag-ulan. Balikan natin yung ginagawa ni na Junjun na sabali ang gagastusin lang pala natin halos yung ano lang ano yung dingding na bamboo tapos yung bubong mga farmer. Yan o. Ang kinaganda dito, napakalawak nito. Lawak po ito kumpara doon. So basta't uuwi lang sila doon sa kanilang dapuan. Ang lawak nito.
Oh, gandang magparami ng manok dito, mga ka-farmer. Tapos may net naman tayo. Nakanet naman na mataas-taas naman na siguro yan. Latag na yan. Lahat talaga yung ganis, ha. Parang trashes pala, may binili din sila. Ah, yung tubular. Nakita ko. Yung tubular. Yun. Sana hanggang dito Ayan, tapos shoutout pala kay Tito Noel Yabot. Andito po siya kanina. At di na nagpa-video. Sabi niya, saka na lang. So ayan, sabi ko, yung mga bibi mo, ano, hindi niya na pa naman daw po kailangan. Kaya sabi ko, dito lang yan. So anytime naman, sabihin niya lang. At marami namang bibi. Nagsawa daw siya, ang dami din nagbibigay ng bibi. So ayun, at least nag-enjoy po sila. At finally, nagkita na rin po kami sa matagal na panahon. Lagi sa bagay, lagi naman po kami nagvi-video call. So dalas naman kami mag-video call ni Tito Noel. Malakasan na kayo, ah. Tama lang yung taas. Paano natin ikakabit dyan yung ano? Papalagyan ko to nung, alam mo yung nabibili na parang dingding na gawa sa ano lang? O parang sa wali lang. O dito lang. Di ba tayo mahirapan magdikit? O lalagyan na lang natin ang kahoy na... Oo. Para hindi masyadong i-open. Ha? Dulo ng yero, pwede ba tayo para maluwag? Pwede, oh, sa mas dulo ng yero, mas maganda. Kasi kung dito, oh, masikip pa yan. Dulo na lang ng yero. Tapos pagkakabitan na, baka mabilis na lang yung mga tungtungan na yun, pugad. Laki ng ano nila, oh, yung pagtagulan, yung damo nilang makakain, yung dami. May market kasi yung darag. Yung darag chicken, dami naghahanap nun. E ngayon, sa Facebook, naandyan na lahat ng hinahanap mo, eh, di ba? Bilis na lang magbenta. Inaano ko sana yung brooder dito sana, oh. Mga bububungan, hanggang saan kaya yung bubong? Gusto ko sana extend dito. Pero saka na muna. Daming garbages. Yung mga puting bibi, oh. Ayan. Ayan tayo dito. Comedy talaga ito, ah.
asin at mangga, merienda. So yan, kami na ano eh. Natawa lang ako nung isang araw, may nanghingi kay Papa yan, binagbigyan niya. Sige, kuha kayo, sabi niya. Ba't nang uli, napababa kasi nasa taas siya eh. Napababa siya, Gil. Kumihingi ng mangga. Sabi niya, may crates na dala. Sabi ko, ha? Bakit ganun? Pangbenta daw pala yun. Sabi ni Papa Yam, ano, pakiyana naman. Sabi niya kasi, kala ko konti lang naman ang kukunin. Eh, crates na ang dala eh. So, sabi ni Papa Yam, konti lang kasi marami pa ang ano, pagbibigyan. Marami pa yung ano, especially mga bisita po. Marami ang patayong bibigyan ng bisita eh. Gaya kanina, sina Tito Noel Yabot, o nabigyan din. At least marami tayong mapasaya. Bisita yata, umorder ng lechon yan. So ayan, ang laki ng grazing ground nila mga farmer. Pagkatag-ulan ito, dito po mapupuno po yan ang mga damo. So maraming makakain yung ating mga darag, chicken. Makarating sila dito. Ito, papaayos natin yan. Ah, naputol pala siya. Kaya pala. Patay, mga farmer. Naputol. Ang tibay nito eh. Ayun, kaya pala. Grabe kasi naman yung kalabasa. Oh, grabe yung kalabasa eh. So ayan, nagagawa natin ang paraan yan. Papaayos natin sa kanila. Putol pala. Tapos meron tayong bagong, sabihin mo ng bisita. Hindi naman siya masasabi mong alaga na ano, talaga ang bisita lang mga ka-farmer. May unggoy na naligaw dito, itali pa. Parang baby pa. So sabi ko, nung nahuli ni ng Rizal, sabi ko hayaan nyo na lang. Kasi kung ano naman, aalis yan. Pero sabi ko mukhang hindi na. Kasi nga, aandyan lang sa mangga oh. Paano-ano lang siya. So ilang araw na actually, inaano namin kung aalis pa. So naandito na siya. Ngayon, ang ginawa namin, inayaan na lang namin. Parang ano na lang siya dito. Maka wild na lang siya dito sa farm. Bahala na. Maalis siya, di ba? Oh. Ayun, mga ka-farmer. Kapangalan niya yung ang ano ni Jigger, Goy Goy. Oh, ayan, oh. Oh, oh. Actually, mabait siya kasi oh, manasugat pa yata. Pinapadede yan mga farmer. Oh. May dede pa yan. Oh. Baka nasugat yata ito si Goyer ah. Ha? Sugat siya? Oh. Hindi naman na siya umaalis dito ilang araw na. Actually magto 2 weeks na yata yan dito eh. Mm. No. Goyoy! Goy goy goy. Ang goy goy goy. Ang goy 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 dito ka kay Papa. Ang goy goy goy, napaamo namin 'to eh. Goy goy goy. Oh, dede ka? Gusto mo dede? Ah. Oh. Oy. 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 Siguro naman may duhat pagka nag ano pa nang duhat. Oh. Halika dito. Oh, dede dede. Oh, dede dede. Dede. Didi. Ang halika dito. Ah. Ano kaya makipag-usap sa ongoyers? Halika dito. Halika. Parang ika-ika ah. Ha? Nakikishare pa siya sa gatas ni Rowan. Naawa ko, sabi ko subukan nyo ngang ano, gatas. Hindi naman kasi siya mailap. May tali siyang dito sa bewang eh. Nakatali. Sabi ko kawawa naman ito. Parang bata pa eh. Kaya lang lalaki. Nung itinanong ni Bebe sa vet na kaibigan niya, sabi niya, hayaan nyo na yan. Sabi niya, hayaan nyo lang dyan. Parang lokal na lang dyan sa inyo. Huwag nyo na lang ikulong.
Sabi ko hindi naman ako balak ikip kasi syempre hindi ko din alam kung ano ng unggoy. Hindi naman niya naalis, sabi niya. So ayun nga lang, sabi niya pagka lumaki daw pala itong lalaki, nagwa-wild ito, gahanap po ng babae. Pagka ganyan daw po na matanda na, parang gumagawa ng mga hindi ka nais-nais, mga malalaswang bagay. Kaya yeah, sabi ko, bahala na. Ay, guy. Oh, medyo ano ng kaunti, pero nahawakan po yan ni na Rizal eh. Pag may duhat na siguro, baka ubusin yung duhat nito, ano? Na. Mulberry, di pa nandidiscover, no? Wala pa kayo, dito. Dito lang siya. Tapos dyan sa kubo. Boy Goyers. Mas masaya siyang ganyan lang, ha? Kasi, pag binalik pala yan sa wild, mas mahihirapan mong makasurvive kasi baka po bugbugin daw yan kasi mga unggoy pala mayroon silang parang kolo-koloni din na may hari, may ano, so pag hindi siya katribo parang ganun, maano lang siya. Mga nahuli lang ito dito, no, Jom? Ayun, oh, nandun sa taas, oh. Oh, dito siya, king, mga kapal. Hari siya dito. Goy! Goy, goy! Nangyari sa paa niya? Ang galing pala ng ano niya, no? Yung paa niya, nakakaganon din, ano? Hmm. Yan natin kung hanggang saan ang ano niya. Kanyang ano dito sa farm. Saging ayaw. Minsan kanin, pinakain ko. Kumain naman. Yan, farmer ang ating vlog ngayon. May guy-guy tayong kasama. Mayroon pang hindi pumapasok ayun, yung itim, oh. Yung ano kaya, yung pilay, ayun na andun sa labas. Mukhang delikado yan, mukhang masama ang pakiramdam. May takita mo naman sa itsura eh. Pero the rest mukhang okay naman. Ay, nagsusunog na si Jason. Farmer, mga down na akasyang napakaraming naglalag na dahon. Yearly naman kasi yan. At bago tayo magtapos, gusto kong batiin ang ating mga tropa. Yan, Alvin Transfiguration from Pagadian. Ayan, hello sa iyo, brother. Si Robert Carlos. Ayan, Roberto Carlos. At sa kanyang wife na si Ana Veronica. Shout out sa inyo dyan. At syempre yan, family ni Tito Noel Yabut. Hello po sa inyo. Ayan, nagkita rin po kami sa wakas. Tapos si Ate Marisa Christovich. Ayan, ate, kumusta po kayo? At pinapabati niya si JV. Ayan, March 10, happy happy birthday po sa inyo, JV Christovich. Ayan, hello po. At si Nenit Alfonso ng Masantol, Pampanga. Ayan, Tita Nenit Alfonso. Ayan, hello po sa inyo. Tapos sino pa ba? Ayan, sina Ate Sylvia, syempre laging naandyan. At Ate Yoyet. At Tita Susan Laconico. At si Tito Luis. At kay Mike na rin, hello sa iyo, Mike. At kay Tita Aida Gascon, ayan. Shout out sa iyo, Tita Aida. Kumusta ka diyan sa Germany? Ayan, malapit na po ang ating ano, kaya lang wala pa lang umuwi pala si Naan. So, sabi ko, bebe, paano tayo mag-market adventure? Hindi naman pwedeng maiwan si ano, si mga bata kay Mama Beth lang, ano. So,
kasi maganda po mag-adventure ngayon, samantalahin namin ang magandang panahon. Pero may huling sipa pa pala ang amihan, mga ka-farmer, ha? Kala ko tapos na, matindi itong amihan na ito. So ayan, nag-ano pa ng medyo malamig na hangin at nagpaulan pa daw sa Bicol. So okay na rin yan at kahit kami dito ay maulan man lang sana. Pero wala na po yan, malamang wala na. Oh, ayan. Nagbe-break in ako ng power spray, mga ka-farmer. Yan, bumili na ako kanina. At bine-break in ko dahil masasampulan na yan bukas. Dahil mag-i-spray na tayo ng first application ng fish amino acid. So, ano, wala pa pong palay, lupa pa lang i-sprayhan natin, syempre. So, ayan, oh, sumusunod sa akin si Choy Choy, oh. Goy, goy, ba't ka sumusunod naman? Ano daw? Ah? Ah? Oh? Ano? Oy, huwag kang mahuhulog dyan. Marunong ka ba lumangoy? Uy, uy. Tingnan mo, alam niya pag pinapagalitan siya. O, halika na dito, oy. Goy. Goy. Baka mahulog ka. Medyo ika-ika ng konti. So, ayan mga ka-farmer, maraming pong salamat at magandang buhay.